Hi guys, today's recipe is banana sandwich pie. Ito yung mga kailangan natin. Gumamit ako ng caramel milk for toppings, pero kung wala kayong mga toppings na available, pwede po yung condensed milk or kahit wala po. So let's get started. Ito mga kailangan natin, sandwich, eggs, and one piece of banana. Gagawin po natin is that tanggalin po natin yung matigas na part ng ating sandwich. Be careful not to cut your fingers, guys. Please follow me on my Facebook page and Instagram. And after that, ikat po natin yung ating banana. Kuha tayo ng mangkok at ibit natin yung isang itlog. Isang itlog lang ang gagamitin natin kasi konti lang po ang ating gagawin. Kung gusto niyang maramihan, and then you can add more. You can beat one more egg or two more eggs. Then set aside po natin. Then after that, kunin natin yung bread kanina. At saka ilagay po natin ang ating hinating banana. So maglagay po tayo ng tubig sa gilid para dumikit po ang ating tinapay. So parang hindi po natin maitatakip kasi medyo malalaki po ang ating banana. So ang suggestion ko po is hiwain niyo po siya ng maninipis para mas kasya po sa ating bread kasi yung size ating bread is small. Maliit po ang ating nabili. So gumamit tayo ng tinidor or fork to press the edge of our sandwich. So in this case, ayan, tubig ulit, and then press. So since hindi po siya magkasya, kasi medyo malalaki po ang ating hiwan ng ating banana, pwede po nating hatiin po ng dalawa yung ating banana. Ayan. And ito po ang ating gagawin. So, and after that, ulit-ulitin lang po natin ang procedures hanggang sa matapos po tayo. This is very healthy and no sugar added. So, natural sweet po ito. Gustong-gusto ng mga bata, pwedeng pang merienda, pang baon sa eskwela. So, nakagawa tayo po ng 6 na piraso. So, and then after that, kunin natin sa isa and then ikot po natin siya ng itlog. Pwede po natin ikot din siya ng breadcrumbs kung may breadcrumbs po kayo. Since wala tayong available na breadcrumbs, itlog na lang po. Ikot natin. Ang mabuti. Kung kulang pong ating itlog, pwede natin pong dagdagan. So this is our product. So sa isang pan, maglagay po tayo ng mantika. Painitin po natin. So gagamit tayo ng low heat po dito para hindi po masunog ang ating banana pie. Be careful not to burn your hands. Especially sa kumukulong mantika. So, after that, lutuin po natin ito ng golden brown both side. Reminder po, low heat lang po tayo para hindi po siya masunog. This sandwich is gustong-gusto po ng mga bata.
pagmerienda at very very affordable po siya. Tatlong ingredients lang, sold na. Pwede din itong pang business. Ayan. So always check para hindi po siya masunog. So this is our finished product, banana sandwich pie. So hatiin po natin, it's your choice po kung pwede, kung gusto nyong hatiin or kainin nyo na po yung ganyan. So sa akin, gusto ko pong lagyan siya ng mga toppings like this one. I use caramel milk as a toppings, pwede din condensed milk or chocolate milk. Yummy! So let's taste. Tamang-tama lang po ang ating tamis po ng ating banana sandwich pie. So if you like my video guys, please do subscribe to my channel. See you next time. Bye!